So dito po sa aming maliit na area, mga kagri, o yung tinatawag kong maliit na farm, ay tapos na po natin yung unang stage. Yun po ay yung ayusin yung ating mga pabahay ng mga hayop at lagyan na rin ng hayop. So tapos na po tayo doon, mga kagri. Bali, mayroon na tayong alagang baboy, pato, manok, kambing at tupa, mga kagri. So yun lang muna ang pag-umpisahan natin dahil po sa may kamahalan ang mga livestock. Kaya mas inuna po namin yung alam naming kaya namin, tsaka yung nababagay talaga dito sa lugar. Ngayong naumpisahan na natin itong first stage, so ang gagawin na lang natin ngayon, mga kagri, ay mag-produce na, magpaparami. And then pag nakapagparami na tayo, mga kagri, so doon na po tayo mag-upgrade ng ating mga alaga. So gaya po nitong alaga nating mga baboy, so itong mga native po sila. Siyempre, ang gusto rin po natin, mga kagri, ay mag-alaga talaga tayo ng yung may lahi, yung hyper na tinatawag. So ito po yung una naming binili kaysa doon sa hyper, dahil po mas mura siya. Tapos itong dalawa, binigay lang sa atin to. And then, hindi tayo masyadong mamamahalan sa pagkain nila, dahil kahit yan po mga gulay-gulay, kinakain po nila, mga kagri. Hindi gaya po ng hyper, ay talagang commercial feeds po ang gagamitin. So, pag nakapagparami na tayo, mga kagri, doon na po tayo mag-start na mag-upgrade ng ating mga alaga. So, yung mga alaga nating kambing ay may mga pure Anglo-Nubian na rin naman tayo. Pero karamihan pa rin ay yung mga native na kambing. So yung tupa, okay na yung tupa. Paramihin na lang. So itong mga manok nating native, mga kagri, ay bali last January ko lang ito pinarami. So marami na rin sila. And then bumibili ulit tayo ng mga heritage chickens. So yun po kasi yung mas mabilis na pagkakitaan, mga kagri. Sa start pa lang sa fertile eggs, pwede ka nang magbenta. And then itong second stage natin, mga kagri, ay magdadagdag na tayo ng ating mga tanim. So habang nagtatanim tayo, maglilinis na rin. Kaya ang una siguro nating lilinisan, mga kagri, ay yung mga tataniman lang muna natin. So dadagdagan din natin yung mga tanim natin na napier, madre de agua, tapos yung kamote, para sa ating mga alagang mga kambing, mga kagri, at baboy. So kung nagplaplano kayong mag-alaga ng mga livestock, mga kagri, lalo na pag kambing, ay unahin nyo pong magtanim muna ng mga kakainin nila, gaya po ng napier, para pag dumami sila, hindi nyo napro-problemahin yung pagkain ng inyong alaga. So ito yung tanim nating lakatan, nakaka-recover na kasi kinakain ng ating dalawang kambing, yung anak ng ating kambing. So yung nandito, hindi ko na makita. So yung mga kagri, yung mga kambing natin, mga kagri, lima po yung buntis. Tapos yung dalawa po may anak. Bali, siyam po yung inahin nating kambing, mga kagri. Bali, pito na yung talagang ano, yung ready to breed na, yung talagang mga anak na. Pito po, tapos yung dalawa ay nag-uumpisa pa lang na dumalaga. So tingnan natin yung rabong natin para makapag-ulam tayo ng labong. And then yung isang baboy natin, buntis din, mga kagri. Kaya talagang start na po ng ating pagpaparami. So sana po maging successful ang ating pagpaparami. Yung mga kambing natin hindi makita kasi madamo doon sa kabilang range. So yung pinuntahan talaga natin dito, yung kawayan, pero wala tayong ulam ngayon, mga kagri.
So yun po ang isang kagandahan pag marami tayong alagang hayop, mga kagri. Kasi darating talaga yung time na walang maulam, mga ganon. Kung kahit may pambili ka, kung malayo naman sa bayan, at least mayroon ka lang kukuhanin, mayroon kang kukunin para katayin. So nandyan po yung mga manok natin, at meron din tayong pato kung gusto natin. Eh kung natatakam ka naman sa kambing, o pwede rin naman kambing, di stock mo yung matitira. So yun ang kagandahan, mga kaagri, pag merong mga alagang hayop. So hindi lang po basta business or ano, kahit pang sariling consumption lang po, malaking bagay na yun, mga kaagri. So ayan, umpisa na talaga natin yung paglilinis at pagtatanim. So ayan, mga kaagri, i-update na lang po namin kayo ulit sa aming mga susunod na gagawin.